Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Ganda ng barangay at nagtutulungan, may pagkakaisa, may pagkakaisa. Puno sa kaayusan ay mas nararamdaman ang pagmamahalan. Ang ating barangay laging maayos, kung merong disiplina ang mamamayan. Respeto at paggalang, yan ang kailangan. Tayo-tayo ang magtutulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo, bawat kagawad at mga kapitan sa ating bansa ay bibigyan ng dagdag alaman para lalong mapaganda ang kanilang barangay na nasasakupan. Lamang ang may karunungan hanggang kapitan, mula sa tanod kung may alam, ang mas lalong ayos. Ay laging maayos, kung merong disiplina ang mamamayan. Respeto at paggalang, yan ang kailangan. Diyaw, tayo-tayo ang magtutulungan at magdadamayan. Sa barangay tayo, sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po si Paris Manin, Pera Pere. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Gabs Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating bagong co-host, Kapitan Dondon Francisco. Blessed day po mga kabarangay. Dito po ako, si Captain Don Francisco. At nandito po rin kami para magbigay ng serbisyo at impormasyon para sa lahat ng kabarangay sa buong Pilipinas. Nandito po si Gads Butch Serrano. Maraming salamat. Isa pong karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangay, upang pag-usapan natin kung paano pa natin napapagbuti ang ating serbisyo. Dito lahat yan, Barangay tayo. Wow, maraming salamat. Alam niyo po, nandito po kami ngayon sa Barangay 57 Tondo. Isa sa mga lugar na sinasabing the heart of Manila. Kanina nga lang, nakwentuhan namin ng aming cameraman na tagaline rin sa Tondo. At ang sinasabi nga nila ngayon, dati, ang Tondo ay punong-puno ng mga siga, pero ngayon, ang Tondo ngayon, iba na. Punong-puno na ng mga magaganda at mga gwapo. Diba mga kagawad? Yes po. Kaya naman po, let me introduce to you our special guest. He is a former kagawad, long-term resident of Tondo, and last term na po, three-term kapitan, Barangay Captain Reynaldo Palma. Welcome po. Welcome po. Welcome po sa aming barangay.
isang mabagpalang araw po sa ating lahat at kami po ng buong konseyo ko ay papasalamat sa pagbaba niyo po sa aming lugar para maipisita o mapakilala ang aming barangay na nasasakupan. Maraming maraming salamat po. Pero bago tayo mag-umpisa, pakialam po natin ang ating pong mga magigiting na mga agawad at ang inyong pong sekretary. Nauna po, andito po ang aking agawad na si Delphine Santos. Agawad Dante Sevilla. Agawad Eugene Francis Santos. Agawad Resti Castillo. Agawad Evelyn Ignacio. Agawad Marlon Diang Lentin. Agawad Reynaldo Galgan. At ang akin pong sekretary, si Ronel Laxon po. Ay, maraming maraming salamat. Alam mo yung, Kap, no? Masarap talaga pag humahanap ka sa taong bayan kasama ang iyong konseho. Opo naman po. Yes, always. Tama po kayo, Kats Pucci. Iba siyempre ang pinapakita sa mga constituents, sa buong Pilipinas, na kapag kasama mo yung iyong council, eh napaka-unified yun. Opo naman. Meron silang... Tama po yun. Solidarity. Kaya naman po talaga nakakatuwa na nabibigyan po tayo ng pagkakataon na bumisita po sa mga barangay. Katulad po dito sa Barangay 57 dito po sa Tondo, at nakikita po natin ang kanila pong buong konseho at pati na rin po yung lugar na kinasasakupan po nila. Kaya maraming maraming salamat po, Kap, muli sa pag-imbita po nila. Welcome po. Welcome po. Speaking of kinasasakupan, ito pong Barangay 57, kung inyong mapapansin ang aming pong likuran, yan po ang kanilang barangay hall. Kung mapapansin ninyo, ang kanilang barangay hall ay nasa pedestre yan, nasa bangketa. Alam nyo, nakakatuwa para sa amin sapagkat gano'n man kaliit ang status o ang itsura o ang kanilang physical building, gano'n naman kalaki ang kanilang servisyo sa kanilang mamamayan. At kung inyong mapapansin, kagawad pa rin, dito sa Tondo, Manila, ang daming barangay na magkakatawis. Dito 57 doon, 59 na dito, 58, siguro mga dalawa, tatlong kalsada, Apo, magkakaibang barangay na po siya. Iba-iba na. No? Bakit ba nagkaganon, Kapitan? Sa inidong, mga ganon. Apo, ang tabi po sa amin, may zone na po kami. Ito pong nasasakupan ko, zone 5 po kami. Meron po kaming 6 na barangay na nasasakupan sa zone sa isa, sa zone 5 po. 6 na purok. 6 na purok po, kumbaga. So, yung 6 na purok na yon, 6 din po yung kapitan. Opo. Nabanggit ko po, Kap, yung inyo pong barangay hall. Opo. Pagkat ang topic po natin ngayon, kasi kung makikita ninyo sa probinsya, meron mga maliliit, meron mga malalaki. Sa amin ho, yung barangay hall namin, Kap Dondon, 1 hectare eh. One hectare, tapos siguro mga 4 na building. Para kaming maliit na munisipyo. O kaya ang feeling namin, para kaming mga konsehal ng bayan. Pero meron talagang mga, dahil nga sa history ng city, kagaya ng Manila, na sobrang, because this is the capital of the Philippines, marami talagang, yung population dito talaga, masasabi natin talaga nag-explode during the 60s pa lang. Nag-explode dito, kaya masisigip. At yung commercialization dito talagang kahit saan kato, meron na. Ganon ka bilis ang naging progresibo ng Manila from the 1970s up to now. Pero matanong ko lang po, Kap, ilan po ba yung ating voting population dito sa Barangay 57? Sa Barangay 57 po, ang voting population po namin ay nasa 820 man lang po. Hindi pa po kasama rin yung mga bagong nagparehistro ngayong taon na to. So yan po yung nung nakaraang election? Apo, nung pong nakaraang election po, 821 po ang voters namin. 821. Pero ang kanina nagkikintuan kami ni Kapitan ay ang kampanya nila hindi naman daw sa outside. Sa looban ang tawag nila ang kampanya. Most of their voters dito sa mga iskilita na po. At saka, syempre, dito kayo lumaki. Kaya kilala na ka rin kayo. Apo. Pero ang hirap niyan kasi kilala rin yung kalaban niyo eh. Tama ka dyan. Apo. At yung mga kagawad, sabay-sabay na maki yung mga yan eh. Kung talagang taga-tinig sa Tondo. Yun nga eh. Unlike sa amin sa Paranaque, ganun din naman. Pare-pare. Kung talagang makikilala na kung sinong dayo o hindi.
At, whether malaki or maliit yung number of voting population, talagang it, what really matters is yung pagbibigay po talaga ng service. Pagbisyo po. Kasi like sa atin, pag experience natin yan, mas malaki yung funds, yes. Pero minsan may konti lang yung binibigay na service, nangihingi pa rin sa city, sa Congress. Pero malaki na yung pondo nun. Mm-hmm. Matanong ko naman kayo, Kap, magkano po yung ating revenue yearly? Ano po, kagawad, nasa 3.9 lang po ang aming pondo sa ngayon. 3.9. Meron yung RPT taxes, meron mo kayong taxes from sa business, maganda naman ang pasok. Maganda naman po ang pasok. Tapos, yun know, yung pinanlalaan ninyo sa inyong mga projects. Apo. Pero bago po namin kayo matanong sa inyong mga projects, Kap, ano ba nakikita niyong pinaka-problema ng barangay 57, kung meron man? So, actually po, sa lahat naman po ng barangay sa Tundo ay may mga problema dinadanas po talaga. Sa amin po, napansin po namin dito, ang magiging problem po namin is yung sa mga basura po. Nabuti na lang po, nandiyan po ang pamunuan sa Manila at ang Department of Public Service, yung mga kontrolan ng DPS. Nagbigay po sila sa barangay namin ng stainless steel cart po. Yun po ang ginagamit ng aming street sweeper para po maglinis sa National Road. At din nga rin po yung segregate yung mga nabubulok at din nabubulok na gamit. Din nga po yung nilalagay sa street cart na binigay po ng DPS sa amin. Eh, in terms of security naman, at saka sigurado ako ng pandemya, marami rin kayong pinagdaanan dito. Lalo opo. Na po nung nag-lockdown. Opo talaga, napakarami po namin pinagdaanan problema rito to. Dito yung mabuti nga lang po, meron po mga NGO at yung mga kamag-anak kami na nagbibigay po ng tulong sa amin nung panahon ng pandemic. Kaya yung po ano yung mga residente ng Sikinit, kahit papano po ay nababahagyan namin sila ng mga konting pagkain, konting bigas, sa tulong po ng local government na Maynila. Kagsbuch, babalikan ko lang po yung kaninang pinagkukwentuhan natin nung tayo po ay bumisita po sa opisina po ng kanilang barangay. Yun nga po, napansin po natin na ang barangay hall po nila ay along sa bangketa po, hindi po ba? Bakit po ba nagkaganito yung barangay po ninyo? Bakit po napagdesisyonan na dito po itayo ang barangay? At meron po ba kayong mga nararanasan ng mga problema dahil po na dito po ang inyong barangay hall? Actually po, nung manalo po kasi ako bilang po ng barangay ng aming barangay, namana ko na po itong barangay hall nito. Dati po siyang daycare center lang. Ay, yung baba niya is dati po busina. Yung former chairman namin, pinalagyan po ng taas para po magkaroon ng office, naging daycare center po yung baba ng aming busina. Tapos ngayon, dito rin po nagsesession ang inyong mga kapatid. Apo, sa daycare center ko o sa taas ng opisina po namin. Alam nyo, napapag-usapan natin, Kap Jordan, yung laki o liit ng barangay. Pero wala lang size yan eh. Yan yung mga celebration lumalabas na kahit na gano'n ka layo, kahit sa kanto ka lang nag-meeting o nagsesession, kung maganda naman ang mga napapag-usapan, programa, ordinansa, development plan nila sa kanilang barangay, the barangay is just a structure. Ang talaga nagpapaandal po dyan eh, ang mga nakaupo. Yes. Yes po. Yung leadership po talaga. Tama po, that's good. Kasi po, sa paniniwala ko po, bilang kapitan din, it's not, sabi nga ni Kans, which hindi yung structure, it's the heart of the person, of the public servant. Yes. Ang mga servant leaders, ang mas dapat mas malaki. Yun po yung pinag-uusapan ko. At Kap, naniniwala po ako, nakita po naman namin, maraming challenges ang talagang opo talaga. Nakaatang sa inyong balikat dahil lalo na po ngayon at merong mga road clearings na opo. Kamusta naman po kayo doon? Sa road clearing naman po, okay naman kasi po sa kautosan po ng DAAD, nagkakaroon po kami ng monthly road clearing sa aming lugar. Papasalamat po kami sa aming mga subirde kahit po paano. Nakikinig naman po sila sa amin pag kami po nagbibigay ng babala na merong gagawing road clearing sa ganitong araw. Apo. At syempre, iba po ang magiging trabaho po ng ating barangay at ng council nyo kapag kinakailangan na maging malinis at maalis yung mga obstruction. Apo. Kapitan, na balita namin na dati raw, speaking of road clearing, sakyan ko lang yung kay Kapitan Gordon. Dati, medyo lang ba kayo dahil because nasa pedestrian nga yung inyong barangay hall. Apo. Eh, multi kayo. Pinadala lang kayo ng sulat na dapat daw
Nandiyan na. Opo, nagbaba po ng memo ang engineering sa amin, engineering district 1 na obsaso nga po yung aming barangay hall. Mabuti naman po, nakipag-usap po kami sa engineering at napayagan naman po na hindi na mag-iba yung aming barangay hall dahil nahihintong na po ang clearing operation na. Salamat po sa Diyos at hindi na po natuloy dahil na-stop na po yung clearing operation ng Maynila. Tags Butch, ibabagi lang po natin ng onte sa ating po mga kabarangay kung ano po ba yung mga common na requirements pagdating po sa space ng isang barangay hall at kung ano yung mga dapat po na nandoon. Nandiyan na po ang ating pong daycare center. Kailangan po meron po tayong daycare center. Isang information desk located sa main entrance po kadalasan. Isang office space din po para sa ating mga tanod at healthcare center, conference hall. At kung gusto din po ng inyong barangay at meron po kayong space para doon ay basketball court din po. Kamusta naman po? Kasi po sigurado po ako na meron din po kayong mga challenge dahil nga po maliit lamang po yung space na na-allot po para sa inyo. Paano po ninyong nagagawa ng paraan ito? Dahil alam ko po ang ating po mga barangay officials, napaka-didiskarte po niyang mga yan. Nagagawan po ng paraan lahat basta po binugustoy. Ganun po. Sa barangay po kasi namin, basta pagbinabalak po kami, bawa po sa SK, kaya namin na magbarak po ng baliga, nagbimiting po ang buong council at kami po sumusuporta sa aming school chairman para matulungan siya sa pagpapalaro ng basketball sa aming mga kabataan para maiwas sila sa mga masasamang bisyo o anumang bagay na ikasama ng bawat isa. At nakwento niyo din po sa amin kanina, Kap, na pag nagbimiting po kayo, dito po kayo sa daycare center sa baba po ng inyong opisina, nagbimiting. Apo, totoo po yun kasi po yung po office namin sa taas yung medyo makitid. Hindi po ganyan daycare center namin, medyo malawak po siya. Kaya nag-session po kami sa loob ng daycare center. Narinig ko kasi SK may yung paliga, lalo na ngayon, summer. Matanong ko lang, Kap, kasi sa pag-ikot natin sa area, saan po yung ginagamit ninyo na court? Is it yung naglalagay lang po ng half court, tapos doon na magbabaliga, or meron din po kayong court talaga dito sa paliga? Actually, meron po kaming half court po dito na na-provide namin para sa mga kabataan. Pag may paliga po kasi, lalo po ngayon, pag nagpapaliga, dapat po, lalo po ito, national road, secondary road po siya, kailangan po namin kung unang pa sa sitio na ganitong buwan hanggang sa ganung buwan, meron kami gagawin natin paliga na mga board para sa aming mga kabarangay. Mapapainto-ito naman po ng local government. Bibigyan po kami ng permit. Kumbaga ginagawaan na lang na paraan para magkaroon tayo ng basketball court for the meantime. Pero after the liga, tatanggalin na po ulit. Tabi na po ulit yung basketball namin. Kap, mapunta tayo sa inyong konseho. Ano-ano na mga na pag-usapan ninyong mga ordinansa, resolusyon na naipasa or nais ninyong ipasa? Siguro ba, ba't ko po kayo kasekretary ba para po siya ang sumagot? Sir? Regarding po sa ngayon po, yung ordinansa po ng Hapag na para po sa community garden, ayun po yung naging priority ngayon ng ordinansa. Yung urban faith, tama po ba yun? Yung Hapag po na Hapag na mantanin ng butas at tulay para po magkaroon ng community garden sa isang barangay. Maganda yun. Community garden, Kads. Community garden in a highly urbanized city. Iba yun, di ba? Iba yun kasi mahirap gawin yun dahil highly urbanized nga eh. Bihira na yung kaya meron na silang binubuo ngayon, Captain, doon na another community garden naman. Pero naisip ko lang, Kap, saan po tayo gagawa ng community garden? May napupusuan na po ba tayong lugar na pagsasagawaan or sa bawat bahay po ba ito nire-require yung mga bahay na kahit paano magkaroon ng isang tanim, dalawang tanim. Siguro po, hindi pa siya ganyan. Kami isang designated area para po, nag-umpisa na po ng tree, ginawa na po yun para mag-umpisa na, maglagay na po ng mga tanim na gulay at mga prutas. Same type po, magkakaroon pa muna isa, siguro po banda dito po sa Ensamora. Para, kasi po actually dalawa po yung gusto nilang resident area sa community garden. Di ba, doon, directive ng DILG yan? Apo. Kung maaari, di ba, yun naman ang directive nila. Kung maaari at meron kayong espasyo,
may talagang kinakailangan talaga ng mga community gardens to let the city lead, ikaw. Tama ka, Coach. Kasi, ano po ito eh, requirements sa nutrition. So, meron pong, dapat, di ba, meron tayong BNC, yung Barangay Nutrition Council. Apo. Dapat yun na gumagana at nagkakaroon ng meeting, hindi quarterly, at least monthly. So, ano, kasama yung programa ng nutrition, na katulad ng sinabi nyo po, yung programa nyo po, na magkaroon ng community garden. Mm-hmm. May mga iba-ibang style, pero maganda ho yung sa inyo kasi challenge ho yun eh. Abo talaga. So, pambihira ho yung ginagawa nyo. Talaga pong napakahirap. Pero kakayanin po namin na bisihin po, gaya ng sinabi ng sekretary, meron na ba kami isang disseminated area na paglalagay ng mga alaman. Pag nagawa na po namin yung kami, ihikayatin po namin yung aming mga constituent na kahit po sa mga bahay-bahay nila, imalagay po sila ng mga kahit sabing halaman lang. Tama ka, Sir Cap. Cap, pagdating naman po sa health, ano po ang mga programa po ng inyong barangay pagdating po sa healthcare? Dahil po kanina, nung umakyat po tayo sa inyong opisina, nakita po natin yung mga stocks po ng mga gamot na pinamimigay po nila sa kanilang mga residente. Kamusta naman po ang mga health programs ninyo? O meron po ba kayong mga nakikitang mga challenge po na kinaharap ng barangay ninyo? Sa paningin, ang pananaw po namin, wala naman po kasi, kagaya po yung sinabi niyo po na meron kayong nakita mga medicine sa aming barangay ngayon. Nag-aalat na po kami ng pondo para po sa mga aming mga lolo at lola na maintenance po ng mga gamot. Kaya po, taon-taon po, nagpapalit kami ng medicine at kada buwan po umiisa sa aming gamot, pagbibisa po kayo ng mga gamot. Nabibigay po kami ng gamot sa kanila ng tatlong banig po pag sila yung naging kaya. After one month po ulit, babalik po kayo sa aming barangay ngayon para po ibigay ulit ng paliban yung gamot nila. Ayun po, maraming maraming salamat po ka. Pero bibitinin po muna namin po kayo dyan, pati po ang ating mga kabarangay. Pero mga kabarangay, huwag po kayo aalis dahil po sa ating po susunod na segment ay tuloy-tuloy pa rin po nating makakasama si Cap at ang kanya pong buong konseho at para ibahagi po sa atin ang lahat po ng ginagawa nila dito sa kanilang barangay sa Barangay 57, Tondo, Manila. Dito lang po yan sa pagbabalik ng sa Barangay Tayo.